ang inyong likod, si Teacher Nelson, sa Business Mathematics ang ating subjects. Okay, punta tayo dito. Practice tayo, no? For instance, using old tax table. Old, ha? Hindi pa to train act, ha? Hindi pa to 2018 onward. Remember, 2021 na tayo, ina-apply na natin ang train act or train law. Tax, reform, inclusion, no? Acceleration, inclusion ba yun? Okay. So, yan. For instance, ha? Old tax table, ha? For instance, using the old tax table. So, binilugan ko na. Mr. Jason, single with no dependents. Single daw si Jason. Wala siyang dependents. Ibig sabihin, walang anak. Walang sinusupport. Is a factory worker. Factory worker daw siya. So, meaning, blue collar. Minimum wage earner. Nung araw kasi, very big deal yung dependent na word. Kasi pagka mayroon kang dependent, chief support, sinusupport mo yung bata, anak mo, o nakatira sa'yo, chief support, 25,000 additional exemption. Pag-file mo ng income tax. Ngayon, hindi na yan issue. Kasi ang threshold gain, 250,000 kagad, exempted. Kung yun yung taxable income mo. Alright? Blue collar siya, si Jason, factory worker. His minimum wage earner, earning 369. Tama, ito yung provincial rate dito sa Central Luzon. A day which is the Region 3 Central Luzon per wage order number RBI 22. Okay. During the year, he received 115,128. Paano yan na-compute? 115, 369 times mo ng 312. Okay, tama nga. Paano na-compute si 115,128? Kumikita siya per day, minimum wage earner siya, provincial rate, 369. I-times mo ng 312. Sa isang taon, 312 dapat ang gamitin mo. Okay? So, 369 divide, times 312 para sa isang taon, 312 days. So, arrive ka sa 115,128. Yun yung pumasok na pera sa'yo sa isang taon. So, minimum wage siya. 10,000 hazard pay, 5,000 holiday pay, 10,000 night shift differential pay, and 10,000 overtime pay. So, lahat din may mga pumasok na ibang pera maliban sa basic salary mo. Maliban sa provincial rate na nare-receive mo. Mayroon daw 10,000 para sa hazard pay, 5,000 holiday, 10,000 shift differential pay, and 10,000 overtime pay. Yan, nakita mo na. Old ruling to, ah. Hindi ito track act, train act, ah. Hindi pa to train law. Sabi dito, non-taxable daw lahat yan. Bakit? Kasi kung taxable yan, dito yung nilalagay, ah. Yan, sa taxable, sa column na yan. Sabi, minimum wage, 115, 128. Sa isang taon, ah, 369,000 times 312. So, 115,128. Overtime pay, 10,000. Holiday pay, 10,000. Night shift differential, 5,000. Hazard pay, 10,000. Since Mr. Jason is a minimum wage earner, all his earnings in consonance with the law are non-taxable. Pag nabanggit mo na yung word na minimum wage earner, pag minimum wage earner ka, pag pumasok ka dito sa tinatawag na 369 provincial rate, basta huwag kang mag-370, ha, kasi hindi ka na niyan minimum wage earner. Pag may word na minimum wage earner nakalagay sa iyo, na ang pinapasahod sa iyo ay kung ano yung nasa provincial rate o Manila rate, minimum wage earner ka. So meaning, non-taxable ka. Kahit itutal mo yan lahat ng mga yan, hindi yan itatax. So, tax exemption tax ka. Wala kang income tax due. Walang taxable due. Alright? Yan yung source niya, no? Sa baba, yung link. Clear? Basta ang giya dito, pagka minimum wage earner ka, wala tax, exemption tax yan. Wala kang income tax na babayaran. Okay? Kasi yung word na minimum wage earner, noong old tax table, noong hindi pa
train low tayo. Nung wala pang train. Alright, dahil train na tayo 2018 onward, nag-apply na yung Train Act. Tax Reform Acceleration Inclusion, ha? Republic Act 10963. Alright. Next. So, let us further assume, related to dun sa problem na na-encounter natin, that employer of Mr. Juan and Mr. Juan agreed to wage increase. So, tatasan daw yung sahod niya, 369 magiging 379. Nang tatasan ng 10 pesos. So, his daily wage now is 379. And all others remain constant. Ganun pa rin, ang overtime pay niya, 10,000. Oh, nasa taxable na siya ng pulong. Kasi nga, tumaas ng 10 pesos. Hindi na siya minimum wage earner. So ngayon, ilagay mo na sa taxable portion. Ah, yung sahod niya, 379 times 312 equals 118,248. Iyan na yung minimum wage niya sa isang taon. Yan yung nare-receive niya, pero sa isang taon, dahil minotify mo sa 312 yung 379 na provincial rate niya. I-add mo dyan yung 10,000, 10,000, 5,000, 10,000, overtime pay, holiday pay, night differential, and hazard pay respectively. So, anong total niya? 153,248. Ililist mo ang personal exemption na 50,000. Bakit may 50,000 dito ang personal exemption? Kasi ang pinag-uusapan natin, old rule, old tax table, 1997 tax code. Hindi ito train law, ha? Kaya may personal exemption, 50,000. Di pa single si ano, wala naman siya dependent. O, kaya yan. 153,248. Saan ito galing? Dito, sa 118 plus 10,000 plus 10,000 plus 5,000 plus 10,000. Ilis mo yung personal exemption na 50,000, ang taxable income niya is 103,248. Maliwanag! Guys, I hope you get what I mean, ha? Yan yung taxable income. Paano nakuha yung taxable income, mga kapatid, sa pananampalataya? Ha? Paano nakuha yung taxable income? Noong binawas mo yung personal exemption na 50,000, kasi old tayo, hindi pa yung train act, ha? Ibinawas mo yung 50,000 sa 153,248. Kaya nag-arrive sa taxable income na 103,248. Ngayon, saan galing yung 153,248? Yun yung total ng minimum wage mo na 118,248 plus 10,000 plus 10,000 plus 5,000 plus 10,000. So, equals 153,248. Kunin natin, kasi yan yung gross compensation. Kunin natin ang taxable income, ibawas mo yung personal exemption na 50,000. So, 103,248. Yun yung taxable income. Yan na yung babanggaan ng corresponding percent. Ano yung sa bracket natin? Pagka taxable income mo 103,248, saan yung papasok ng bracket? Pag sa old, ha? Oh, dito. Ito yung binilugan ko dito sa 1997 tax code. Okay, ha? Okay. So, meaning, 103, ibawas mo muna yung 70,000. Bawas mo daw. 20% of which is over 70,000. Bawas mo yung 70,000 sa 103. Dito. Ang lalabas, 33,248. Tama ba? Sabi dito, 20% daw pag sumubra sa 70,000, ang tax, graduated tax niya, 20%. So, meaning, ang taxable income mo 103,248 less 70,000, equals 33,248 times 20%. Kasi yun yung sinasabi dito sa table. So, ang lalabas is 6,649.60. I-add mo ngayon yung fixed tax na 8,500. Kasi itong 8,500 para sa 70,000 yun na binawas mo. So, ang total na babayaran mo sa old ruling, old 1997 tax code, hindi pa train act, is 15,149.50. 15,149.50 yun yung tax due mo. Income tax. Alright? Kapag hindi ka na minimum wage earner. Just imagine, nag-increase ka lang ng 10 pesos, entitled ka na sa income tax, hindi ka na tax exempt. Pero pag minimum wage earner ka, yung mga holiday mo na yun, holiday pay,
hindi na rin yan may add para taxan ka kasi minimum wage earner ka. Hindi ka entitled sa tax. Sa, di ba? Tinax ka ng 15,000. Nakita nyo? Guys? Tinax ka ng 15,000 mga 49.50. Divide mo ng 312. So, per day mo, 48.55 pesos yung nakukuha sa'yo ng gobyerno. Dahil nagbabayad ka ng income tax. Per day, nagbabayad ka ng income tax, 48 pesos, 55 centavos. Per day, nagbabayad ka sa gobyerno. Pero ang in-increase mo, 10 pesos lang. Okay? 10 pesos lang. So, hindi na ako magpapa-increase kung nung araw na hindi pa train low. Naintindihan nyo guys? Sana clear. Di ba nag-increase yung sahod niya? Provincial rate siya. Hindi pa train act ha? Old ruling. 1997 tax code tayo. Wala pang train act. Train act effective kasi 2018 eh. De, sinabi ko kanin, January 20, basta effective yung Train Act 2018-2022. Onward, may 2022. Onward. So anyway, nung hindi pa Train Act, pag minimum wage earner ka, exempt ka sa income tax. Exemption tax na tinatawag. Pero in-increase ka nung araw, hindi pa Train Act ah, ng 10 pesos lang. May pumasok nga sa'yo nag-increase na 10 pesos, pero naman, entitled ka na sa income tax. Per day, magbabayad ka ng 48.55. Kumpara mo sa pumapasok sa'yo na pera na in-increase ka ng 10 pesos, anong gusto mo? Magpapa-increase ka? Hindi. Hindi ako magpapa-increase, ah. Kasi magta-tax na ako ng 48 pesos. Kumpara sa increase ko na 10 pesos lang. Mawawalan ako ng pera ng 48, papasok sa akin 10 pesos lang. So, may difference na 38 pesos. Lugi ako ng 38 pesos every day because of the, hindi na ako minimum wage earner. Nung araw, ah, nung araw ganun. Kaya ang iba nun, ayaw magpa-promote. Ayaw nila magpa-promote. Ayaw nila magpa-increase ng sahod. Gusto ko lang, minimum wage earner lang ako. So sana naintindihan nyo na guys, yung difference nung 1997 tax code kumpara sa Train Act. Sa Train Act kasi, as long as na hindi ka pa umaabot sa ang taxable income mo ng 250,000, tax exempt ka. Wala kang income tax. Pag eksaktong 250,000, tax exempt ka pa rin. Pero pag lumampas ka ng 251, hindi ka na tax exempt. May bracket ka na tinatawag na 0 to 35%. Mamimili doon. Depende kung saan ka magpo-pull sa bracket na yun. Okay? Kaya nung araw, nung hindi pa train law, 1997 tax code pa lang, ayaw nila magpa-increase ng sahod yung mga minimum wage earner kasi entitled na sila sa income tax. Pero ngayon, train law na, train act, Republic Act 10963, kahit mag-increase ka ng 10 pesos, so 5 pesos as a minimum wage earner, so hindi ka na minimum wage earner, as long as yung threshold mo sa taxable net income sa isang taon, malinis na pera na, is hindi susubra o lalampas, hindi sumubra sa 250,000, tax exempt ka pa rin. Okay? Okay. So now, if you are a minimum wage earner, do you like a salary increase before the train law? Of course not. Ayaw mo, nung old ruling, 1997 tax code. Kasi yun yung old na in-apply natin. Alright? Tapusin ko lang itong sample ko ng ano, ng taxation, no? Oh, take note, ah. Ito, next tayo. But what will happen if Mr. Rowan agreed to wage increase during the effectivity of train law? Train law na tayo, guys. Diba? 369 minimum wage earner. Train low na tayo. 2018 onward, train low na tayo. Let's compute. Gusto na ba ni minimum wage earner mag-increase ng sahod? Tingnan natin. Kasi, pagka 1997 tax code tayo, old, ayaw nila magpa-increase ng sahod, yung mga minimum wage earner. Kasi, malaki yung itatax namin kumpara sa increase namin na sahod. Okay? So, okay. Sa train low na tayo. Eh, ganun pa rin. 118, di ba? Nag-increase siya ng 10 pesos. 118. Di ba? 379 times 312. Tama ba? Tama. 379 times 312. That is 118,248. Ah, yan na.
Yan yung increase niya, ah. Nag-increase siya, naging 118,248 na ang minimum wage niya. Minimum wage earner siya dito, ah. Pero in-increasean siya. So meaning, lampas na sa minimum wage earner. So 118,248, in-increasean siya ng 10 pesos. From 369, naging 379. So taxable ba siya? Nasa train loan na tayo, ah. So ganun pa rin, holiday, night shift, hazard, 10,000, 10,000, 5,000, 10,000. I-add mo yan. Ganun pa rin. 153,240. Based on train law, new tax table below. O, yan. Papagagamitin na natin yung tax table below. Alin yon? Ito yon. Yan. Ito na. Okay? So, okay. Gamitin natin. Base dito. Base dyan. Kapag ginamit natin yung tax table ng train law, hence, Mr. One will pay zero tax. Wala siyang babayaran na tax. Kasi magkano yung ano niya? 153,248. 153,000. Yan mo. 153,000. Hindi man siya umabot sa 250,000 eh. Oh. Hindi siya umabot sa 250,000. Nasa 2021 pa lang tayo. Dito tayo papasok. So, tingnan mo. Nasa train loan na tayo. Ano yung kinita niya? Taxable income niya, 153,000 for 248 pala. 153,248. Hindi man siya umabot sa 250,000, kaya exemption tax siya. Maliwanag, mag-increase ka sa train law ng sahod sa minimum wage earner, kahit hindi ka na minimum wage earner, as long as hindi abot sa 250,000 ang taxable income mo, exemption tax ka. Wala kang babayaran na income tax. Joke. Kaya nung araw, mas maganda, huwag ka na lang magpa-increase ng sahod kapag hindi pa, wala pa yung train law. Okay, dahil may train law na, kahit magpataas ka ng sahod, kahit minimum wage earner ka, provided na hindi ka lalampas sa threshold na taxable income na 250,000. Alright? Yan, okay. Yan, ha? Before the train law, Philippine till increase to Mr. One wages will resort to an annual tax 15,149.5. Nung hindi pa train law, nag-increase lang si Uwan ng 10 pesos, na-tax na siya ng 15,149.50. 15,149.5. Tama? But during the train law, effectivity, even if Mr. Uwan cannot be considered a minimum wage earner, still his income is zero rated in the new tax table. Thus, Mr. Wang can now agree to promote and wage increase. Yan yung lesson learned ngayon. Okay? Yan. So, mas maganda yung mga ganon. Okay. So, yan. Ha? Na-discuss natin yung minimum wage earner tsaka salary. So, this one. Note, blue-collar workers refers to workers who engage in hard manual labor, typically agriculture, manufacturing, construction, mining, or maintenance. Yan yung mga blue-collar. Yun yung mga minimum wage earner. Blue-collar, related to manual labor. Because he came from a blue-collar family, like president is very concerned with the working class. Yan, ano, yan yung wage. Ano naman yung salary? Salary, in contrast, white collar is associated with white button-down shirts adorned with ties worn by business people. Professional service, mga business people. Yan yung salary. Ah? White collar work may be performed in an office or other administrative setting. So, question. A taxi driver and a tricycle driver are neither salary nor wage earners. Why? Ah, yan si taxi driver. Tsaka tricycle driver, hindi daw sila salary at tsaka wage. Bakit? Tama nga naman, taxi driver wala naman fixed amount or salary na nare-receive nila per month. Ah, si tricycle driver tsaka taxi driver, wala naman sila per hour na binabayad sa kanila kay tricycle driver at tsaka taxi driver. So, sino ang magbabayad sa sahod ng taxi driver? Wala. Kailangan nila mamasada, diba? Kaya hindi sila wage at tsaka salary. Alright, kaya ang tanong dyan, yan ang may hirap dyan eh. Ang tanong, nagbabayad ba yung mga driver pag kumita araw-araw sa tax nila, income tax nyo? Ano, pansin mo, wala, di ba? Wala. Yun eh, pag sumahod yun. Parang carpintero din, ganun din. Pag kumita, 500, 600, 30. Diretso na yun, pang pamilya na, di ba?
Hindi na pinapakialaman ng gobyerno yun. Kasi unang-una, hindi ka naman papasok sa 250,000 threshold sa isang taon yung taxable net income. Okay? Salary earners not paid less if they work for only fraction of the required number of hours. Yan, madali lang yan. Ibig sabihin, ang ano lang nito, work for only a fraction of the required number of hours. Pag wage earners ka, no work, no pay. Policy. Pag salary earners not paid for working overtime. Ibig sabihin, pagka ang mga salary earners, binabayaran per hour. Kasi may mga nag-o-opisina din naman na per hour ang bayad. Wala, hindi ka entitled sa working overtime. Pero si wage earner, si minimum wage earner, no work, no pay policy. Kaya pagka mapansin nyo sarili nyo, pag sinahuran kayo no work, no pay policy, parang blue collar kayo eh. Wage earner na kayo ang dating no. Pero pag no, not paid for working overtime, pero babayaran ka talaga kung ano yung isang araw na sahod mo. Pero walang bayad sa overtime, lalo na kung bibilangan ka ng per hour. Ang tawag noon, salary earners. So, clear tayo guys. Pag salary earners, walang overtime na binabayaran. Hindi yan binabayaran ng overtime. Pag wage earners, no pay, no pay, no work, no pay policy. So guys, ang susunod na discussion is income. Mamaya, later. Tutuloy ko na lang yan, no? Kasi 1 hour na and 22 minutes na. So far guys, na-discuss natin ang wage earner, salary. So yon, natutunan natin, ang pinaka-emphasize natin doon sa salary is yun nga, kumikita tayo sa white collar, ha? Kumikita tayo yung ganon, fixed amount. Okay? Minimum wage earner, tinalaki natin yung effect ng train law. Discuss nyo. Mas maganda sa train law, yung minimum wage earner, kahit mag-increase ng 10 pesos, 5,000, 5 pesos, hindi ka pa rin entitled sa income tax or magiging exemption tax ka pa rin, ingil sa income tax, kasi hindi pa naman sumusubra yung taxable income mo ng 250,000 pag nasa train law na tayo. Paano nalalaman yung taxable income? Sabi ko nga, pag revenue, less cost, yung capital mo sa paninda mo, less mo yung gasolina, arrive ka sa net income o net profit. Times mo yun ng corresponding percentage kung ano, kung saan nag-pull sa bracket yung taxation mo. Kung sumobra ka ng 250,000, applicable na yan sa rate na 0 to 35% ng gratuity tax pag nasa train law na tayo. Okay? So, pag nasa old, 1997 tax code, walang exemption. Pagka kumita ka, babayaran mo talaga kay gobyerno yung tax. Peso kumita ka, 2 peso kumita ka sa isang taon, may share lagi si gobyerno. Yun yung 5% to 35%. Tama ba? So guys, sana natutunan nyo. Sa ngayon, kakain muna ako, babalik ako mamaya. Discuss natin yung income, gross income, tapos practice, tapos take away. Alright? Hanggang sa muli guys ha, counting tiis lang, mga estudyante ko, makinig, mag-aral mabuti kasi yun yung malaking tulong sa atin sa kahirapan, matututo pa tayo, makakatulong tayo sa pamilya natin, ha? Mag-aral, edukasyon lang ang solusyon sa buhay, sa kahirapan. Ang Diyos ay mabait, God is good, sa lahat ng bagay na ginagawa niya, napaka-perfect. Tayo lang na kumili para ini, it's our choice kung ayaw natin maging masaya. So, dapat piliin natin lagi, always be happy. Okay? Thank you.